ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang gabi, Pilipinas. Kami mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at taglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, kapapasok lang na balita, natagpuan na ang nawawalang Cessna Plane 340 sa Albay. Ito po ang kinumpirma ni Kamalig Mayor Caloy Baldo. Kaugnay niya nasa linya ng telepono si Irene Perol. Irene, saan mismo natagpuan at ano ang balita sa apat na sakay ng aeroplano? Alvin, nakita na ang Cessna plane na nawawala matapos na mag-take off sa Bicol International Airport kahapon ng umaga, kung saan lula nito ang apat na tao, ang piloto at crew nito at dalawang Australian nationals. Sa kakatapos pa lamang na briefing, ayon kay Kamalig Mayor Caloy Baldo na siyang namumuno ng Incident Command Center, malapit na raw halo sa crater ang aeroplano base sa coordinates na kuha mula sa drone shot. Hindi pa nila ito nararating dahil halos wala nang daan papunta sa lugar matapos maabot ng mga umakyat na rescuers ang dulo ng gali. Sa ngayon, sinasabi nila na rescue operations pa rin ito dahil wala pang nakikitang mga kahit isa doon sa apat na sakay ng aeroplano. Tanging sa drone shot lamang, nakikita yung mga yung parang debris, no? Yun yung pinakita sa press briefing. So sa ngayon, pinababa na yung lahat ng mga umakyat na more than 100 na members ng iba't ibang rescue teams, pinababa na sila kasi delikado, peligroso yung lugar dahil nasa loob ito ng permanent danger zone, sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. At ngayon na ay nasa alert level 2 pa rin ang Bulkan Mayon. Ikalawang araw na ngayon ng paghahanap, pero umaasa pa rin ang pamunuan ng Energy Development Corporation na sinabi nila, una na nang sinabi nila na sa kanila nga yung aeroplanong nawawala. Positive naman sila dahil hindi pa raw, sana, hindi po, wala pa nang nakikitang katawan. So sana raw ay buhay pa ang mga ito. Alvin? Actually, yun yung susunod ko itatanong sa'yo, Irene, kung may indikasyon bang buhay ang mga sakay at gaano katagal bago malapitan mismo yung Cessna plane? Actually, wala pa talagang nakikita, no, na proof of life. Kausap po kanina yung mga mountaineers, no, kasi mukhang magre-recalibrate, no, magbabago ng plano dahil kailangan na yung mga mountaineers na kabisado talaga yung pag-akyat ng vulkan. So, kanina kausap po yung ilang mountaineers, sabi nila, depende pa rin sa lagay ng panahon, yung terrain. Yung dinaanan actually ngayon ng mga rescuers, hindi raw yun yung dadaanan nila kung sakaling sila na yung aakyat. At sabi nila, baka may makitaan na rin daw naman sa isang araw na pag-akyat nila, baka somehow may makita na sila doon sa debris ng aeroplano, Alvin. So Irene, malinawin natin, yung aeroplano ba ay bumagsak o nagpara siyang nag-emergency landing? O kasi parang buo, nakita ko yung picture, parang buo pa yung aeroplano, no? Oo. Actually, hindi pa malinaw. Wala pa silang sinasabi, no, kung bakit nando doon na side na yon yung aeroplano? Kasi yung sinasabi na last na nakausap yung aeroplano, nasa may side ng Palanog Kamalig Albay. The other side, actually, yung hinahanapan ngayon. So yun, hindi pa nagbibigay ng statement ang KAAP, no, kung bakit nando doon yung aeroplano. Oh, yung sakay ikamo, dalawang dayuhan ano, at tatlong Pilipino. No, apat sila, dalawang Pinoy, yung pilot at yung crew niya, at saka yung dalawang Australian national. Ah, okay. Sige. Maraming salamat. Irene Perol, live mula sa... Nagpapalakas na sa isang ospital sa Adana, Turkey, ang Pilipinang tatlong araw na naipit sa gumuhong gusali kasunod po ng magnitude 7.8 na lindol sa unang pagkakataon na bisita. At nakausap siya ng ilang miyembro ng Filipino community sa Turkey. Nagpapatrol, Rainiel Pawid. Tatlong araw matapos maipit sa guho kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Turkey. Ito na ngayon si Joliva Banlingan. Unti-unti nang nanunumbalik ang kanyang lakas. Nakakaupo na rin siya sa kanyang hospital bed. At nakakausap ang mga kababayang dumadalaw sa kanya. Sa ibinahaging video ng Filipino community sa Turkey, ikinwento ni Joliva kung anong nagpalakas ng kanyang loob para makalabas ng buhay mula sa guho. Kailangan ko pong lumaban because of my daughter in the Philippines.
and my family na umaasa sa akin. I came here to earn for my favor for my family, but unforeseen circumstances like this struck me to the extent of being so helpless. Unang inakala ng kanyang employer na namatay na si Juliva, kaya tinawagan nito ang pamilya ng Pinay sa Lagawe, Ifugao. Pero nitong February 9, muling tumawag ang employer para ibalitang buhay na nakuha sa gumuhong gusali si Juliva. Kaya naman itinuturing ng pangalawang buhay na ito ni Juliva at isang milagro ng kanyang pamilya. Hiling ni Juliva, gaya niya, mas marami pang makuhang buhay. Maraming salamat sa inyo lahat for joining my family in praying for my safety. My life is a living testimony of God's greatness. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Turkey, nabisita na nila si Juliva. Lalo't batid nila ang trauma na dinanas ng OFW. Nag-abot din sila ng pinansyal na tulong kay Juliva at token of appreciation sa mga doktor at nurse na nag-aalaga sa ating kababayan. Sa tala ng Turkey's Disaster and Emergency Management Authority, umakyat na sa mahigit 46,000 ang namatay sa lindol sa Turkey at Syria. Inaasikaso na rin ang pagpapauwi sa apektadong Pilipino na nais nang bumalik ng bansa at tiniyak na mabibigyan din sila ng tulong. Pero si Juliva nais ipagpatuloy ang pangarap sa Turkey na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak at pamilya. Rainiel Pawid, ABS-CBN News. Patay ang vice-alcalde ng Apari, Cagayan at limang iba pa sa pananambang sa Bagabag, Nueva Vizcaya pasado alas 8 Linggo ng umaga. Sa investigasyon ng mga pulis, sakay ng van si Vice Mayor Romel Alameda at mga kasama ng napatigil sa harap ng isang eskwelahan sa sityo Kinakaw, Barangay Baretbet dahil sa nakalagay na barikada. Bigla umanong pinagbabaril ng anim na armadong lalaki na naka-uniforme ng pulisang van. Tumakas sa mga salarin sakay ng isang sasakyang sinasabing may red plate at nahagip ito ng CCTV. Ayon sa Police Major o kay Police Major Jolly Villar, Information Officer ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office, ang sasakyan ay tugma sa inilarawan ng mga nakakita sa pananambang. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang mga suspect na hinihinalang tumakas patungong bayan ng Bagabag base sa direksyong nakuna ng CCTV. Inaalam rin ang motibo sa pananambang. Tukoy na ng Binuong Special Investigation Task Group ang mga grupong nasa likod ng pananambang kay Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. noong Biyernes. Ayon kay PNP BARM Regional Director Police Brigadier General John Guiguyon, mayroon ng lead ang mga nag-iimbestiga na tinututukan nila ngayon. May mga nagboluntaryo na ring nagbibigay ng impormasyon at kinukuna na ng mga salaysay. May sinisilip na rin silang iba pang anggulo, kabilang ang nadiskubring taniman ng marijuana doon din sa lugar ng pinangyarihan ng ambush. Sa ibang balita, iginiit ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares na mas kailangan ngayon ang imbestigasyon ng International Criminal Court sa mga pagpatay bunsod na madugong war on drugs na nakaraang administrasyon. Sa harapan niya ito ng todong pagtatanggol ng ilang kongresista kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinapakita lamang anya na umano'y pagbibigay ng blanket of protection sa dating Pangulo na walang magiging patas, komprehensibo at objective inquiry kaugnay sa libo-libong namatay sa giyera kontra droga. Dahil dito, iginiit ni Colmenares na malabong makakuha ng hustisya mula sa executive at legislative branches of government. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at hindi makikipagtulungan ng gobyerno rito hanggat hindi nareresolba ang issue ng jurisdiction. Tiniyak naman ang sandatahang lakas ng Pilipinas na handa itong protektahan ang mga mamamayan at teritoryo ng bansa. Iginit mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos na hindi siya papayag na maagaw ang kahit isang pulgada ng teritoryo ng bansa. Kasunod ito ng panunutok ng Chinese Coast Guard ng umano'y military grade laser sa barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal noong February 6. Nauna ring sinabi ng Pangulo sa Japanese media na obligadong protektahan ng gobyerno ang mamamayan nito sakaling sumabog ang alitan sa pagitan ng China at Taiwan.
Ayon sa AFP, handa ang mga tropa ng militar na panatilihing ligtas at mapayapa ang bansa. Samantala, nagpahayag ng suporta ang AFP Visayas Command sa pagpapalawak ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Pilipinas at Amerika. Tiwala si Lieutenant General Benedict Arevalo na mapapalakas ng EDCA project sa Mactan City ang kahandaan ng mga sundalong Pilipino para mabilis na makatugon sa panahon naman ng mga kalamidad sa Kabisayaan. Sangayon si UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director Attorney at Professor Jay Batumbakal sa sinabi ni Pangulong Marcos na kailangang maglatag ng mga hakbang na magpoprotekta sa bansa at sa interes ito sakaling lumala ang gusot sa pagitan ng Taiwan at China. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay mapigilan ang armed conflict. Dapat anya maging bahagi ang Pilipinas sa mga bansang nagsusulong ng kapayapaan para maibsan kung hindi man matuldukan ang gusot. Patutunayan ng drag queen na si Venus Deluxe na isa siyang multi-talented drag artist. Big winner naman si Mary Del Cascabel ng Cebu bilang Girl on Fire ng It's Showtime. Nagpapatrol, MJ Felipe. Umpisa pa lang ng Grand Finals ng Girl on Fire, hataw na ang finalist ng dance competition. Dikit ang scores ng dancing divas. Hanggang sa anim ang naiwan at tatlo ang nag-showdown sa huling round. Pero ang tinaguriang Girl on Fire, Mary Del Cascabel, congratulations! Si Mary Del Cascabel ng Cebu. Nag-uwi siya ng exclusive management contract sa ilalim ng Star Magic Polaris at 500,000 pesos. This is actually the first time that I really pushed myself na magso-solo dance ako. Usually I dance with my friends and like I share everything with everyone around me. So this time I want to put myself first. Dream come true ito para kay Mary Del na looking forward na mas painitin pa ang dance floor ng It's Showtime at ASAP natin to. Isa-isa namang natutupad ang pangarap ng drag queen na si Venus Deluxe na certified singer na rin. Matapos formal na ni-launch ng Tarsier Records ang kanyang single na I'm Feeling Sexy Tonight, kasabay ang music video nito. Hindi nga lahat nagkumakanta or madaming kumakanta pero hindi nabibigyan ng platform or ng walang confidence na gawin ito. Katulad ko dati pa ako kumakanta pero ngayon ko lang siya ginagawa. Nakapag-concert na rin siya kasama ang Divine Divas at sasabak na rin sa pag-arte sa upcoming serya ng ABS-CBN na Drag You and Me. MJ Felipe, ABS-CBN News. 500 pamilya ang nasunugan sa Manunggal Street, Barangay Tatalon, Quezon City, Sabado ng gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 3 residente ang nasugatan, pansamantalang sumisilong ang mga biktima ng sunog sa Diosdado Macapagal Elementary School. Sa Calapan City, Oriental, Mindoro, natupok naman ang apoy ang 2 bahay, mga tindahan at computer shop nitong Sabado. Inaalam pa ang halaga ng pinsala at sanhi ng sunog. 2 ang patay at 20 sugatan sa karambola na 14 na sasakyan sa Calapan City sa Laguna. Ayon sa mga pulis, nawala ng preno ang mixer truck at inararo ang 3 kasalubong na sasakyan at 10 iba pang nasa unahan nito. Hawak na ng mga pulis ang driver ng truck na naharap sa patong-patong na kaso. Nakuna naman ng CCTV ang pagtagilid ng jeep sa Kupang, Antipolo City. Mahigit 20 ang sugatan, kabilang mga estudyante, guro at magulang. Ayon sa driver, paakyat sila sa matarik na kalye nang salubungin sila ng motorsiklo. Sinubukan niya magpreno pero hindi umano kumagat ang brake ng sasakyan kaya dumausdos ang jeep pababa hanggang sa tumagilid. Galing ang mga naksidenteng estudyante sa event ng Girl Scouts. At sa Iloilo City, nahulog sa 2 palapag ng parking area ng isang mall ang 2 motorsiklo. Base sa investigasyon, nakapark ang mga motorsiklo nang salpukin ng isang SUV.
na nawalan umano ng kontrol. May apat pang ibang motorsiklong binanggarin ng SUV sa parking lot. Walang naiulat na nasugatan sa insidente dahil walang nakasakay sa mga motor at wala ring tao sa pinagbagsakan ng mga ito. Gumuho ang lupa sa ilang lugar sa Eastern Samar at Southern Leyte dahil sa ilang araw na pag-ulan. Isang lane lang ng National Highway sa Barangay Lungsodaan sa bayan ng Padre Burgos, Southern Leyte ang nadadaanan kahapon. Ayon din sa Padre Burgos Municipal Police Station, dalawang poste ng kuryente ang humilig dahil sa landslide. Isinara naman ang Right Taft Road sa Eastern Samar nitong Sabado ng gabi. Bumigay din ang lupa sa National Highway sa Binaloan, Taft, Eastern Samar. Hindi pa masabi ng DPWH kung kailan muling madadaanan ang kalsada. Nagdulot din ng landslide ang mga pag-ulan sa Barangay Rizal Tomas Opos, Southern Leyte. Ayon sa MDRRMO, apat na pamilya ang apektado ng landslide. Binigyan sila ng paunang tulong ng lokal na pamahalaan. Gumuho rin ang lupa sa bayan ng Ronda sa southwestern Cebu kahapon. Ayon sa MDRRMO, walang nasaktan sa insidente pero kinailangang pansamantalang isara ang ilang kalsada roon. Sa lagay ng ating panahon, isang low-pressure area ang binabantayan ngayon ng PAGASA. Namataan ito sa may Monreal, Masbate o 35 kilometers kanluran, timog kanluran ng Huban, Sorsogon. Nakakaapekto ngayon ang nasabing sama ng panahon sa Northern Luzon. Dahil sa LPA at shear line, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Aklan at Capiz. Mahigit 100 classrooms ang nasira sa Masbate dahil po sa magnitude 6 na lindol noong Huwebes at sunod-sunod na mga aftershocks. Ayon kay Mark Anthony Rupa, ang hepe ng School Governance Operations Department ng Schools Division Office ng Lalawigan, halos 60 silid aralan ang lubhang nasira, mahigit 200 ang bagyang nasira at mahigit 700 ang may kaunting pinsala. Karamihan sa mga apektadong classrooms ay nasa bayan ng Batuan na malapit po sa epicenter ng lindol. Ayon kay Rupa, tuloy pa rin ang klase ng mga mag-aaral. Pwedeng gamitin muna ang mga hindi napinsalang classroom, maaari ring mag-shifting o gumamit muna ng mga modules. Samantala, hindi na ganong malakas ang mga aftershocks, kaya maaari na magpatuloy ang mga klase sa mga bayang hindi naapektuhan ng lindol. Major throwback sa 70s sports fanatics ang 50th anniversary reunion ng isa sa pinakasikat na koponan sa Philippine Basketball Association noong dekada 70. Nagpapatrol, Champ De Lunas. Markado sa kasaysayan ng Philippine sports ang Toyota Tamaraws. May 9 na kampyonato at kauna-unahang kampyon sa liga ng PBA. Tahanan din ito ng Pinoy Legends at matinding karibal ng Crispa Redmanizers. Matapos ang 50 taon, eto na sila ngayon. Nagkita-kita para sa 50th anibersaryo ng koponan. Kwento ng kauna-unahang PBA Rookie of the Year na si Gil Cortez, may group chat sila at matagal nang binabalak mag-reunion. Pare, hindi na tayo bumabata. Kailangan gawin na natin to habang okay pa tayo. Tapos tamang-tama, nakakma dahil 50 years anniversary natin. Tapos para magkita-kita tayo. Pinangunahan ng dating coach na si Dante Osbok Silverio ang reunion. Present din sina Edward Camus, Ed Cordero, Judge Concepcion, Joseph Galonga, Paul Herrera, Emer Legaspi, Arlene Rodriguez, Oscar Rocha, Yuli Rodriguez, Rodolfo Segura. Di rin siyempre nawala si El Presidente 4-time PBA MVP at 19-time PBA champion na si Ramon Fernandez. With all of us feel young again. Reminiscing those good old days, no? I'm really just happy that we were able to come up with this reunion. Mas maganda ngayong hindi plinano ng matagal eh. Sandali lang, napag-usapan lang, and boom, it's there. No?
Unlimited din sa throwback kwentuhan. Lahat ng mga players meron kanya-kanyang kwarto doon sa quarters, especially in Bel Air, no, in Soljak. And pag gusto namin kumain ng steak, kakain kami. Wala man si Robert Sonny Jaworski Sr. o The Big J, dumalo naman ang kanyang anak na si Pasig Vice Mayor Dudot Jaworski. Ayon kay Vice Mayor Dudot, na dati ring PBA player, nag-ugat ang Never Say Die spirit ng Hinebra sa unang koponan ng ama na Tamaraos. Nagbigay din siya ng update sa lagay ng ama. Medyo may kahinaan pa siya, so hindi niya pa kaya. But sabi ko nga sana, sa tulong po ng dasal ng ating mga kababayan, baka next reunion makasama na yung dad ko. So please keep my dad in your prayers. Bukod naman sa buong gabing kasiyahan, nagbigay pugay din sila sa mga namayapang teammates. Hindi matatawaran ang ambag ng Toyota Tamaraw sa larangan ng sports entertainment at patunay ng patuloy na pagkahumaling ng Pinoy fans sa basketball. Champ De Lunas, ABS-CBN News. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na mapapadali at mapapabilis ang proseso sa mga gustong mamuhunan at magnegosyo sa bansa. Ayon kay Vicel Angelo Roaring ng Foreign Trade Service Corps ng DTI, gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na maresolba ang mga hamong ginakaharap ng mga negosyante at mamumuhunan sa bansa. Una nang sinabi ng Pangulo na lalagdaan niya ang isang kautusan na magsusulong ng ease of doing business sa Pilipinas at makasabay sa ibang bansa sa Southeast Asia pagdating sa foreign direct investments. Kabilang dito ang tinatawag na green lanes para sa mga dayuhang mamumuhunan para sa mabilis na pagproseso ng mga permit at lisensya. Ay naman kay Director Ernesto de los Angeles ng Board of Investments, mahalaga ang papel ng lokal na pamahalaan, lalo na sa mga bagong negosyo. Dito po ang unang bottleneck no? Sa LGU. Kapag hindi po yan binigyan ng permit o building permit, hindi po magkakaroon ng katuparan yung mga negosyo. Minsan kasi, may mga ordinansa o policy ang mga LGU na hindi aligned sa ginagawa ng national government agency. Malinaw po yung instruction ng presidente. He wants an all of government approach in addressing the pain points, yung ano ba yung challenges ng na mga namumuhunan sa Pilipinas. Tinawag na fake news ng Malacañang ang kumakalat na memorandum na babawasan ang sweldo ng mga empleyado ng gobyerno para idagdag umano sa pondo para sa relief operations ng Pilipinas sa Turkey. May letterhead pa ng Office of the President at pirma umano ni Executive Secretary Lucas Bersamin ng dokumento. Sa isang text message, sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil na makikipag-ugnay ng palasyo sa mga otoridad para imbestigahan ang peking memo. Samantala, humingi ng paumanhin ang American pop rock band na Stephen Speaks. Kaugnay ito ng kanilang nag-viral na post sa Facebook. Sa naturang post, ikinuwento nila na hinuli sila ng traffic enforcer dahil sa paglabag sa red light. Kaya kinausap ng tour crew ang enforcer na mag-selfie na lang sa singer ng banda. Sa edited post ng Stephen Speaks, nilinaw din nila na hindi bribe o panunuhol ang ginawa nila. Ipinakita rin umano ng driver nila sa enforcer ang dashcam video kung saan wala silang paglabag. Tiniyak din ang banda na nirerespeto nila ang mga otoridad sa Pilipinas. Una nang sinabi ng MMDA na iimbestigahan nito ang insidente. Hindi patukoy ng MMDA kung saan ito nangyari. Tinitrace na rin umano ang riding app na ginamit. Makikipag-ugnayan na rin ang MMDA sa LTO para mapatawan ng posibleng parusa ang mga sangkot kung mayroon mang paglabag. Isang Filipino-Australian na iniwan noon sa bahay ampunan ang nagbalikbayan para tumulong sa mga batang kapuspalad na magtagumpay sa larangan ng sports. Nagpapatrol, Jack Batalyones. Siya si Daniel Buberis, isang Filipino-Australian. Tatlong buwang gulang pa lang nang iwanan siya sa isang bahay ampunan sa Quezon City. Pero noong siya ay 5 taong gulang na, inampun siya ng mag-asawang Australiano at isinama sa Australia.
Makalipas ang apat na dekada, bumalik sa Pilipinas si Daniel. Ang kanyang misyon, tulungang matuto ng iba't ibang sports ang mga batang kapuspalad sa tulong ng kanyang Project 6 Foundation. Ipinangalan niya ito sa lugar kung saan siya iniwan ng kanyang mga magulang. Target ng foundation, naturuan ng nasa 2,500 batang Pinoy. I feel very honored. I've always maintained that I wanted to stay connected with my heritage, and I've always made an honor pledge to support the Philippines, or in particular my old orphanage, through the provision of sports and physical activity in my way of giving back. Noong isang linggo, dumalaw ang Project 6 Foundation kasama ang ilang foreign coaches sa isang paaralan sa gilid ng Smoky Mountain sa Tondo, Manila. Tinuruan nila ang mga bata ng tennis, volleyball, Australian rules football at iba pang sports. Labis na ikinatuwa ng mga opisyal ng Mithing Pangarap Educational Foundation ang sports clinic at mga donasyon na sports equipment ng mga bisita. Actually, excited yung mga bata kasi lalo na ngayon yung mga bata, more on gadget. Gadget sila, no? Pero once na nag-i-inform kami sa kanila na merong gantong activity talaga, excited sila talaga na mag-drop by or magpunta dito sa school para talaga gawin tong activity na to. Pero bukod sa pagtulong sa mga bata, may mas malalim at personal na misyon din si Daniel. The whole idea of Project 6 was through my own discovery of who I was with my heritage. I wanted to connect. I'm also searching for my biological parents. Kasabay ng kanyang paghahanap, patuloy ang pag-ikot ng Project 6 Foundation. Matapos sa Maynila, nagpunta rin sila sa La Union at Laguna bago sila bumalik sa Australia. Jack Batallones, ABS-CBN News. Kapamilya, mapapawaw ka sa pambihirang husay ng isang Pinay trans makeup artist at digital content creator. Nakamamangha ang kanyang makeup transformation at illusion. No Paw Patrol, Jeffrey Hernaez. Mistulang dadalhin ka sa ibang mundo ng kanyang kahanga-hangang talento. Sa ilang kumpas ng brush, kakaibang mga nilalang ang bubungad sa'yo. Mga out-of-this-world monsters, movie characters, ibinida rin sina Darna at Valentina. Ang nasa likod nito, ang Pinay makeup superstar na si Christine Kerr Anderson, aka Mama Kerr. Hello everyone, this is Christine, aka Mama Kerr, and welcome to my world. Laking tondo si Mama Kerr at ngayon ay nakabase na sa Amerika. Unang taon ng pandemya nang simulan niya ang kanyang social media journey. Lahat ng bagay when it comes to creativity, ayan, sobrang nag-enjoy akong gawin. Nakita ko yung mga makeup artists in my For You page, but I was like, kaya ko yan. Mahabang oras ang ginugugol at malaki ring gastos. Pero lahat ito para mapasaya ang kanyang 2.8 million TikTok followers. And put passion and heart on it. Don't lose hope if your videos and makeup are flop, because one day they're gonna put you in the world. They're gonna put you out there for the world to see you. Pangako niya sa kanyang fans, more out of this world makeup illusions ngayong taon. More tutorials on YouTube para sa ating mga aspiring makeup artists. Mabuhay kayo lahat, laban lang tayo. Nag-makeup, nag-transform, at nagtagumpay. Yan ang kwento ni Mama Kerr na tuloy sa pagbida ng kanyang talento sa social media. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Muling nanawagan ang Inter-Parliamentary Union o IPU na palayain na si dating Senador Laila De Lima. Ang IPU po ang pinakamatanda at pinakamalaking organisasyon ng parliaments o government lawmaking body sa mundo. Nababala ang IPU na matapos ang 6 na taon at kahit umamin na ang pangunahing testigo laban kay De Lima na pinilit lang siya ng ilang dating matataas na opisyal, ay nakakulong pa rin ang dating senador. Kumbinsido ang IPU ng panggigipit kay De Lima ay nag-uugat sa kanyang hayagang pagbatikos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa war on drugs. Hiling din ang grupo na payagan ng IPU Trial Observer na bantayan at iulat ang takbo ng paglilitis kay De Lima.
bibida sa I-1 series na Teen Clash sina Jada Avanzado at Aljon Mendoza. At dahil sa kanilang on-screen chemistry, tanong sa dalawa, pwede rin bang maging sila sa tunay na buhay? Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Sa unang pagkakataon, magsasama-sama sina Jada Avanzado at Aljon Mendoza sa pinakahihintay na I-1 series na Teen Clash. Just overwhelmed with all the support and the love and yung tiwala na binigay po sa amin ng ABS-CBN. Emotional si Aljon sa pagsisimula ng Teen Clash. Launching project to and na overwhelm ako. Sobrang grabing gratitude lang talaga yung nararamdaman ko ngayon. Ayon kay Jada, nahirapan man, na-enjoy niya ang first acting project. I've found a newfound appreciation for the craft, lalo na na-experience ko firsthand yung ups and downs of it. Nakakapagod mentally and physically, pero sobrang fulfilling. Dahil sa kanilang on-click na screen connection, hindi nakaligtas ang dalawa sa tanong, may pag-asa bang maging sila in real life? Habang may buhay, may pag-asa. What I can say po is we do have a genuine connection with each other. Kabilang sa cast, sina Marcus Patterson, Kobe Brown, Zach Castaneda, Bianca De Vera, Gail Banawis, Fan, Ralph Malibunas, Luke Alford, at Andy Abaya. It's a new role for me and I won't disappoint them. I'm really working hard, I'm really studying for the role. Mapapanood ang Teen Clash sa I-1 TFC sa March 17. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News. Sa pamilya, halos dalawang dekada na po ang ating balitaan, serbisyo at pagpapatrol tuwing weekend. Dahil sa anibersaryo natin, kapamilya, balikan natin ang nagdaang 19 na taon ng maiinit na balita, pagdadamayan sa trahedya at pagsasama-sama sa tagumpay sa pagpapatrol ni Anjo Pagawisan. Daman! Isa na namang Cessna plane. Pagsapit ng Sabado at Linggo, hindi humihinto ang balita. At sa nakalipas na 19 na taon, sandiga ng mga kapamilya sa pagtatapos ng Linggo, ang TV Patrol Weekend. Magandang gabi Pilipinas, kami mga patrol na Pilipino. February 14, Valentine's Day 2004, unang sumahimpapawid ang TV Patrol Sabado. Magandang gabi, Pilipinas! Ang mga unang angkor, sina Henry Umaga Diaz at Ces Orenia Drilon. Nung unay tuwing Sabado lang, pagkatapos ng 3 buwan, sinimulan na rin ang TV Patrol Linggo noong May 9, araw bago maghalalan 2004. Ang daming mga malalaking balita na nangyayari, bumuputok every weekend. So ang pamunuan ng news ay nag-isip ng ganitong konsepto nga na bakit hindi natin tuloy-tuloy, hindi naman natutulog, hindi naman nag-weekend ang news eh. Dati kasi may English newscast, merong mga parang news break every weekend, pero kailangan yung mas comprehensive mong pagbabalita gaya ng TV Patrol. Our mother peacefully passed away. Kapamilya, habang tulog ang maraming Pilipino, tahimik na namaalam si dating Pangulong Cory Aquino. May nambato o nagpasabog umano ng pillbox. Pinantayan ng mga patrol ng Pilipino ang malalaking balitang pumutok sa weekend. Mga trahedya. Nagdeklara ako ng state of emergency. Mahalagang pahayag at mga sakuna. Kasama rin ang mga good news at tagumpay ng Pinoy. Nagpapalit-palit man ang mga tagahatid ng balita sa pagdaan ng mga taon, tuloy ang paghatid ng serbisyo publiko para sa mga nangangailangan ng tulong, trabaho at impormasyong mapakikinabangan. Hanap buhay! Maging tapat na po. Tampok pa ang katatawanan. Balik alaala. At mga nagsisilbing inspirasyon online. Sa harap ng hamon ng pandemya at pagkawala ng prangkisa, hindi bumitaw ang weekend patrol sa mga kwentong apektado ang bawat Pilipino. Bahagi ng patuloy na panata ng ABS-CBN News. Mula noon, kami ang tunay na sandigan ng katotohanan. At kung nasa ang pumbalita, naroon kami. At sa habang panahon, andito kami, naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo. Anjo Pagawisan,
ABS-CBN News. Kita mo yun, hindi ko namalayan, partner. Ano, mahaba na pala, almost 2 decades na. Mm-hmm. 2011 naman ako nung pumasok. Oh, ako naman 2015. Oh. Oh, oh. Eh, kahit pero wala na tayo, tuloy-tuloy lang yan. Magpapalit lang yung anchors po yung paghatid ng balita, tuloy-tuloy para sa inyo. Diba? Correct, correct. Oh. Kaya patuloy po ninyo kaming samahan tuwing hapunan. At least habang kumakain, informed tayong lahat. Diba? Kasi marami po nagbe-break na story sa weekend. Sa totoo lang, either Sabado or Linggo. So, ibig sabihin, walang pahinga yung ating mga staff. Tuloy-tuloy lang. Hindi naman talaga nagpapahinga rin ang balita. Okay. Kaya kami rin po, tuloy-tuloy ang serbisyo para sa inyong lahat. Thank you. Maraming salamat sa inyo. At nandiyan pa rin kayo. Thank you. At happy anniversary sa ating lahat, ha, dito sa TV Patrol Weekend. Dahil bukod po sa aming dalawa ni Alvin, marami po. Malaki ang aming pamilya. Kaya lahat ng ito dahil sa kanila. Sana nandiyan lang din kayo. May franchise o wala, nandiyan pa rin kayo. Maraming salamat sa suporta. Walang iwanan. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. Ako po si Alvin L. Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo, saan man sa mundo.